afternoon. Sino po ang malungkot ngayong hapon? Uy, wala. Amen. So ngayon pong hapon, we will proceed once again to our afternoon worship and we have a guest speaker ngayong hapon. Ano po? I'm excited to hear that. But before that, ano po, let's offer a, before we open in prayer, ano po, let's offer a silent prayer. We have just received news Taal Volcano has just erupted 40 minutes ago. May mga kapatiran tayo nandun sa Maytalisay, malapit. Ano. Brother Chester has just been called by the municipal government. Kailangan siya doon pag-facilitate ng kanilang mga action plan. Ano po, meron silang rescue operation, hindi pa naman rescue, evacuation efforts. Ngayon, ano po ang kanilang, ano dito, sila Brother Kim ay ayaw pang mag-evacuate. So panalangin po natin ang safety ng family. Si Brother Kim, si Ashley, si Ate Eileen. So panalangin natin na hindi lang sila but also the other churches na may mga kapatiran tayo na malapit dun sa area. Sila Ate Juvie nandun, di ba? Nanay Elena. Sila Sister Juvie is there. May mga relatives din si Nanay Elena dun sa lugar na yon. Panalangin po natin, let's offer a silent minute and let's pray for the communities around Taal Volcano, ano po. Biglaan po ito. Hindi, wala tayong naririnig sa balita, di ba, na merong senyales. But just around an hour ago, pumutok. Nakita ko kasi sa mga Facebook postings, akala ko ano lang, sunog. Kasi itim na usok lang yung mga pictures na pinakita. Pero yung kanina, habang nagko-closing prayer na ang young people, ang nabasa ko na is directly galing na sa Feebox. Tapos yung pinakita ko kay Brother Chester, tinignan niya yung phone niya, marami na siyang missed call, dami na tumatawag sa kanya. So, panalangin po natin ang safety ni Brother Chester going to Talisay. Panalangin natin ang safety ng brethren natin and also yung mga karatig community, yung mga churches doon. Ano po, panalangin po natin ang kanilang safety. Pastor Joey is nasa Muntinlupa po. Ano po, so he will be coming back here mamaya later after the service. Panalangin po natin ang safety ni Pastor traveling back here. At ang blessings na marireceive po niya doon sa Christ Baptist Church, Muntinlupa City, under Pastor Joey Conway. Okay po, let's offer a silent minute before I open up in prayer. Maraming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for everything that you've done for us for the whole week. And this morning, Panginoon, ngayon po, nagpapasalamat din po kami sa katatapos lang po na fellowship ng young people. Nawa po ay magpatuloy ito these coming months, Panginoon. And we're asking, Lord, for your grace and your mercy once again this afternoon as we meet with you in our worship. Nawa po, Panginoon, bawat bahagi ng amin pong pananambahan ngayong hapon ay inyo pong kasihan. Holy Spirit, be with us and fill our hearts, Lord, with joy coming from you so that we can edify each other, Panginoon, and provoke one another unto love and good works so that we won't forsake the assembling of ourselves together as some others do. Ganun po, Panginoon, dinadalangin namin, buksan niyo po ang aming puso at isipan sa aming pakikinig ng inyong salita. Bigyan niyo kami ng pangunawa. Bigyan niyo po kami ng pag-ibig sa iyong salita upang ikay lalo naming makilala at mapalapit kami sa inyo, Panginoon. We're praying also, Lord, that as we sing songs for you, our focus would truly be in Christ alone and put our souls at rest, forgetting all the cares of the world but rather focusing, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
As we give our offerings, Lord, may you be glorified as we show that everything belongs to you and we don't rely on what our money can give us, what our hands can do for us, but rather upon your provision, we can show our dependence. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa bawat isa sa amin ngayon. Ang amin po mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon, dinadalangin namin that next week, sila po'y aming makapiling. Dinadalangin po namin ang aming pastor ngayon ay nasa Christ Baptist Church, Muntinlupa. Kayo po mag-ingat sa kanya on their way, on his way here, pauwi, Panginoon. We're also praying for our brethren sa Taal area, Panginoon. Brother Chester is on his way, pauwi ng Talisay. We pray for your traveling mercies, Panginoon. Ingatan niyo po siya, nawa po'y huwag siya masyadong magmadali. We're praying, Lord, na bigyan niyo siya ng magandang reflexes as he rides to Talisay, Panginoon. Kailangan po siya ngayon doon for the emergency procedures, operations na kailangan nilang harapin, Panginoon, to evacuate the people around the vicinity. We're also praying for your preservation kila Brother Kim and family. We're asking, Lord, kayo po mag-ingat sa kanila. And if need be na sila po ay mag-evacuate, kayo po, Panginoon, na mag-lead sa kanila sa ganun decision at kayo po mag-sustain sa kanila, Panginoon. We're praying, Lord, for the other churches around that community. Kayo po mag-ingat din sa kanila, Panginoon. We don't know if their Sunday worship would be maantala, but we're asking, Lord, for your grace and protection for each of them. We pray, Lord, na wala pong masyadong maging casualties. For many decades, this volcano has remained dormant, but now it has erupted. We're praying, Lord, for safety ng amin po mga kapatiran at ng aming mga kababayan, Panginoon. Magningning ka, Panginoon, in this time of vulnerability. And we ask, Lord, that your glory will shine in our weaknesses. We pray, Lord, kayo pong malwalhati sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all stand up as we proceed to our worship. Every day is a struggle. Every day is a battle. The fight is always on, mga kapatid. Ano po? Sa buhay Kristiyano, hindi pwedeng hindi tayo nakikipagbaka. Dahil kung tumigil tayo makipagbaka, tayo'y matatalo. And in Christ, we have the victory. Kaya dapat nagsusumigi tayo lagi to do the will of the King. Amen. Awitin natin, the fight is on. Amen. The fight is on. Ready? Sing with me. The fight is on. The trumpet sound is ringing out. The cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory. The triumph of the Christ will soon appear. The fight is on, oh Christian soldier. Face to face in stern array. Banner.
to certain victory. We are on the winning side. Bakit? Tayo'y suma kay Kristo at siya'y suma sa atin. Sabi ng Panginoon, if God be for us, who can be against us? At ang dahilan dito, because our names are written in heaven. And we are the children of God. Awitin nga natin as we celebrate that fact, a new name written down in glory. Amen. I was once a sinner, but I came. Ready? Sing with me. I was once a sinner, but I came. Pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. Kaya nga nasabi natin kanina, every day is a battle. May mga bagay hindi tayo maunawaan, but we have the victory. At kung tayo magpapatuloy lang sa Panginoon, patuloy lang, wag na magtanong, we will understand it better by and by. Amen. Pagdating natin dun sa langit, nako, lahat yan. Sabi ng Panginoon, but the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. We will understand it better by and by. Amen. Let's sing it now. And we are often tossed and driven on the restless sea of time. Summer skies and howling tempests oft succeed a bright sunshine. In that land of perfect day, when the mists have rolled away, we will understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we'll tell the story how we've overcome. Understand it better by and by. We are often destitute of the things that life demands. One of food and one for shelter, thirsty hills and barren lands. We are trusting in the Lord, and according to His word, we will understand it better by and by. Let's sing it! By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we'll tell how we've overcome, for we'll understand it better by and by. Trials dark on every hand, and we cannot understand all the ways that God would lead us to that blessed promised land. But He guides us with His eye, and He'll follow till we die. We'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when
better by and by. Last verse! Temptations, hidden snares often take us unawares, and our hearts are made to bleed for many a thoughtless word or deed. And we wonder why the test when we try to do our best, but we'll understand it better by and by. By and by, when the morning comes, when the saints of God are gathered home, we'll tell the story how you've overcome, or we'll understand it better by and by. Sa ngayon, we're making lots of messes, but if we continue with Christ, Christ will turn our messes into messages of victory, of grace, and mercy. Patuloy lang tayo, because when we all get to heaven, we will sing and shout that victory. Amen. Awitin natin, when we all get to heaven. Let's praise His name and sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. He'll prepare for us a place. Oh, when we all get to heaven, what a day! Trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the tolls of life repay. Oh, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. That's first now. Onward to the prize before us. Soon His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen, amen. Let's be seated and let's listen to the choir. Amen.
Amen, amen. Maraming salamat, Children's Department, for that special number. Ano? Sabi ng Panginoon, out of the mouth of babes, out of the mouth of children, come perfected praise. So huwag po nating kakalimutan, huwag nating pipigilan ang kabataan to always sing praise to the Lord. Amen. So now, the time has come for us to listen to the Word of God. Ako po'y excited na marinig ang ating guest speaker ngayong hapong ito. Fresh from Makati City. Yan. Pero taga-Bambang lang po talaga siya.
Let's welcome to this pulpit our very own Brother Eccles Daniel Mas. Amen. Magandang hamon po sa inyong lahat. Before po tayo mag-start, pray po muna tayo. Unang salamat po sa araw na binigay niyo sa amin at salamat din po at nandito kami. Unang thank you po sa opportunity at makapagsalita po ngayon. Bless niyo po ang message, Lord, at bless niyo rin po ang mga may kinig. Tuwarin niyo po sa amin nagawang kasalanan sa pangalan ng Jesus. Amen. Kaya buksan niyo po yung Bibles niyo sa Matthew 12:35. Matthew chapter 12 verse 35. Basahin ko na lang po. A good man out of good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of good evil treasure bringeth forth evil things. So napaka straightforward nung verse, no? Contrast, makikita natin yung contrast dun sa verse. So kumbaga sa Tagalog, kung ano puno, ayun yung bunga. Parang ganoon siya eh. Yung sabi sa ano, a good man out of good treasure of heart. Siyempre, ang result niya, good things. Tapos contrary, pag evil and evil things naman, galing yan sa evil man with evil treasure. And before tayo mag-start, sino na napanood ng Matrix? Ang dami, di ba? Mga 90s kids, Matrix. Isa sa popular na scene doon yung nagbigay si Morpheus ng pill. Okay. Is it red pill or blue? Blue pill tsaka red pill. Basically, ano ba yung blue pill doon? Yung blue pill, 'di ba? Parang pag ayun yung pinili niya, babalik na si Neo sa real world tapos parang walang nangyari. Pag yung red pill, parang magko-continue siya sa journey. Pero kung si-simplify natin, kung pipiliin niya yung red pill, ma-free yung mind niya. Kung pipiliin niya yung blue pill, parang papatuloy lang siya sa blissful ignorance. Maumuhi siya ng blissful ignorance. So, medyo may connection dun yung pag-aaral natin ngayon. Magkakaroon tayo ng choice ngayong hapon. So, balik tayo dun sa verse natin. A good man out of good treasure of heart bringeth forth good things, and an evil man out of good treasure bringeth forth evil things. So, dalawa lang yung pointers natin ngayon. So, mabilis lang. So, punta tayo sa una. Siyempre, doon muna tayo sa negative para matatapos tayo ng positive. Alright. Una, yung unang pill, negativity, pill of negativity, or blue pill. Buksan niyo po yung Bibles niya sa 2 Timothy 4 verses 3 to 4. 2 Timothy 4, 3 to 4. And, 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. So, negativity. Kumbaga, pag una natin narinig na, uy, negative yung tango yun, parang ang simple-simple niya. Pero ayun yung nakakatakot eh, yung mga simpleng bagay na akala natin wala lang. Pero pag hinayaan natin, masyadong malaki yung effect. Sino dito gusto mong may kasama na negative na tao? Wala, di ba? Kasi, isa rin yun sa pet peeves ko, mga negative na tao. Sobrang ayokong may kasama na negative na tao. Kasi, mahahawa ka dun eh. Diba nga, laging sinasabi ni Pastor, kahit anong klaseng tao ka, kahit anong position mo, meron at meron kang may impluensyahan. So una, under pill of negativity, it will consume you.
How? Una, you think negative. It will consume you by thinking negative. Narasan niyo ba yung pagkagising niyo ng umaga? Sobrang off na pagkagising niyo ng umaga. Tapos, iniisip, sira na araw niyo. Tapos, yung mga susunod na gagawin niyo, base na dun sa una nangyari sa araw niyo, magiging negative na lahat. Parang, bagumpisayin saan eh. Ayun nga, pagkagising mo, negative na. Paglabas mo ng bahay, lahat na makikita mo, negative na. Siyempre, makaka-apekto na yun sa lahat ng gagawin mo. Tapos, pag naka-apekto na yun, pangalawa, you speak negative. Punta tayo sa Proverbs 15 verse 28. Proverbs 15 verse 28. The heart of the righteous studieth to answer, but the mouth of the wicked poureth out of evil things. So yun, bagumpisa yun sa pag-iisip mo ng negative. Siyempre, maririnig yun ng pag-iisip mo ng negative, tapos you will speak negative. Siyempre, may makakarinig nun, lalo na sa church. Kaya nga, ayun, kailangan natin mag-ingat kasi, ayun, kung may negative kang iniisip, mas okay na wag mo nang iparinig kasi makakahawa tayo. Kasi, kalimitan naman, di ba, ba't ba tayo nandito sa church ngayon? Ba't ba tayo pumunta sa simbahan? Ako, pumunta ako dito. Siyempre, gusto kong makapakinig ng salita ng Diyos. Gusto kong ma-bless. Pero, and paano kung ganun? Siyempre, ganun din yung gusto natin mangyari kaya tayo pumunta. Kaya ayaw natin makarinig ng negativity, di ba? So, yun. Kung may iniisip tayo negativity, better keep it to yourself para hindi na tayo maka-apekto sa iba. Tapos, how it will consume you, negativity. You think negative, you speak negative. Then, pag sinasabi mo na siya, syempre lalabas na yun sa actions mo. You act negative. Syempre yung action, mas makikita na yan. Makikita na yung body language mo, tinatamad ka na. Kunwari, sa pakikinig na lang, ayun, daming tinatamad oh. Joke. Pero ayun nga, makikita yan, makikita. Kung iniisip mo pa lang, syempre lalabas 'yan sa actions mo. Hindi naman pwedeng ganyan yung thinking mo, hindi lalabas sa actions mo. Makikita at makikita 'yan. Last time lang, ayan, may in-evaluate ako na ka-office mate ko, may position na rin. Ayan, sabi ko sa kanya, ayan, yung sinabi ko kanina, kung may iniisip kang negative, huwag mo nang sabihin sa iba dahil makaka-apekto ka. So, kung gusto mong maging negative, ayaw mo na lang sarili mo. Huwag ka namang damay. Kasi, nakakaawa rin kasi yung madadamay. Kasi, magagay sa kanya. Yung thinking, magagay sa kanya. Actions, magagay sa kanya. At yung result, alam naman natin result ng negativity. Siyempre, negative din. Di pwede yung maging result ng negativity ay positive. Imposible yun. So, yun, after you act negative, so, ngayon, ganun na pag-iisip mo, negative na, ganun ka na magsalita, negative. Actions mo, negative na, susunod dyan, pamumuhay mo, negative na rin. Lahat ng outcome, negative. Pati yung maririnig mo, minsan maririnig mo sa pulpito, negative na rin yung take mo, pero positive pala yung gustong palabasin, lalo na mga sasabi ni Pastor, di ba? Sa una, masakit, pero kung isipin mo, ay may point pala si Pastor, kaya sinabi niyo yun. Or kahit si Kuya Seth, pag may sinasabi siya sa atin, parang, syempre, parang ayaw na yata ako dito. Sorry po. Ayun, syempre, una isipin natin, parang harsh naman nun, parang sight naman that hindi sinabi. Pero, kailangan natin isipin, bakit ba sinabi yun? Dahil ba, negative si Kuya Seth, sinabi niya yun? Kasi usually ng mga negative na tao, negative talaga take nila sa lahat ng bagay. Negative na tao, ang tingin nila, lahat ng sinasabi, mali. Which is, so, ayun nga, di ba kanina, blissful ignorance. Parang iniisip lang nila na,
pag hindi para sa kanila, kaaway nila. And kailangan natin laging isipin na bago tayo mag-react, isipin muna natin yung pinanggalingan nung sinabi. Lalo na sa church. Kasi kung ganun yung thinking natin, negative, wala talaga mangyayari sa atin. Kasi lahat, kaaway natin pag may sinabi sa pulpito. Lahat pag may instruction sa atin, take natin, negative na. Then, how will it consume us? Yan, mag-start yun sa thinking natin. Then, how we speak. Then, how we act. How we live. Then, in last, tayo na maging, we become the negative. Then, minsan may nasasabi tayo na, uy, ayun na naman yung tao, ayun, negative na tao yan. Kumbaga, ikaw na yung labeled na negative. Wala naman sigurong gustong ma-label na negative. Kasi kahit ako, ayoko ma-label na negative. Pero minsan, mahirap talaga eh. Kasi, ayun nga, as a human, syempre nagre-react lang tayo sa mga nangyayari sa atin. Minsan, napakadali, ay, maging positive ka. Pero paano kung may nangyayari masama sa'yo? Kaya mo ba maging positive? Mahirap talaga siya. Hindi lang. Madaling siguro sabihin, uy, magpaka-positive ka, pero paano nga kung may nangyari sa'yo? Yeah? Ang daling sabihin, pero mahirap talaga siyang gawin. Kaya kailangan natin mag-pray. Then number two, pill of negativity. Then number one, it will consume you. Number two, it is cancerous. Sino naglalaro ng mobile games or PC? Di ba? May term tayo na, ang cancer naman yan. So, ayun yung meaning nito, cancer. So, buksan nyo po yung Bibles nyo sa Matthew, ayun, yung main verse natin, Matthew 12:35b. An evil man out of evil treasure bringeth forth evil things. So, by being negative, yung sabi ko nga kanina, hindi pwedeng hindi ka makaka-influence. Ano ba yung cancer? Kumakalat yan. It spreads. Kahit dito sa church, pwede mangyari yan. So, number one, cancerous, it infects other people. Hindi pwedeng hindi ka makaka-infect. hindi pwedeng hindi kung negative ka. May kita yan. At sabi nga, yun nga, laging sasabi ni Pastor, may maiimpluwensyahan at may maiimpluwensyahan ka. Kahit wala kang gawin, kahit tingin mo wala ka, may maiimpluwensyahan at may maiimpluwensyahan ka. So, lalo na as a Christian, meron dito mga estudyante, nagtatrabaho, magulang, may maiimpluwensyahan at may maiimpluwensyahan ka. Sa school, sa work, sa bahay, kung negative kang tao, may maiimpluwensyahan at may maiimpluwensyahan ka. Lalo na mga Kristiyano, so, mas dapat doble tayo mag-ingat. Mahirap na malabel tayo, ay, Kristiyano yan, pero sobra negative yung taong yan. Kaya pang testimony yun. Pangalawa, it infects other people. Pangalawa, it grows in other people. Yung mga negative thoughts na nilalagay mo sa ibang tao, lumalaki yan eh. Sa una, syempre, parang hindi siya naniniwala. Pero unti-unti, kung araw-araw mo siyang kasama, parang naniniwala na siya. Nahawa na siya. Ganun na rin yung pag-iisip niya. Hanggang maging negative na rin siyang tao. Then, pag lumago yun sa kanya, pangatlo, it spreads. Sama ng tingin sa akin. So, it spreads. So, kumakalat siya. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa kausap mo. Siyempre, may sasabihin din yung kausap mo. Sasabihin yung kausap ng kausap mo, kakalat siya. Negative. Then, pag kumalat siya, it multiplies. So, marami na kayong tropang negative. So, marami na kayong negative. Pero pangit kung nangyayari sa church, diba? Parang, naka-impluensya ka, pero pangit yung impluensya mo, negative. Negative influence, pangit. Mas okay kung positive influence, yung namumultiply, hindi negative.
Then, pag nag-multiply na kayo, ayun, it destroys their lives. Ayun talaga yung kahantungan na negativity. Wala talagang kahantungan na maganda yun. So, it infects, it grows, it spreads, it multiplies, and it destroys. Then, third, under pill of negativity, it will crush you. Crush you, ah, hindi yung... Okay, so, Proverbs 16 verse 18. Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So, paano ba tayo kakrush ng negativity? Una, it will result to broken relationships. It will result to broken relationships. Kung negative kang tao sa tingin, syempre, pangit ang result ng negativity sa isang relationship. Lalo na kung kapartner mo ay positive person. Parang hindi pwede magsama yun, negative tsaka positive. Diba? Hindi pwede magsama yun, positive tsaka negative. Kaya makakasira talaga ng relationship yun. Hindi lang relationship ng husband and wives. Relationship ng pwedeng co-workers mo, kapwa mo estudyante, kapatid mo. Pwede yun eh. Pwedeng makasira yun ng relationship. Paano nakakasira? Siyempre, pag negative kang tao, tendency niyan, siguro naman meron tayong na-encounter na negative sa workplace, sa school. Kasi silang tao. Siyempre, di ba kalimitan... Sila yung lagi naninira. Totoo, sila yung lagi naninira. Siyempre, may gugusto yung bang kasama sila, di ba? Wala. So, sana sa church, wala rin ganun. Kasi, mahirap kung, ayun nga, hindi, konti na nga tayo, tapos, magkakasiraan pa tayo dahil sa negativity. Dahil may maririnig ka na sinabi nito sa isang tao. Parang, pangit. Tapos, pangalawa, how will it crush you? People won't trust you. Ang hirap pagkatiwalaan ng isang negative na tao, lalo na kalimitan yung sasabi niya, hindi naman totoo. How can you trust that person? Wow, big word. Yeah? How can you trust that person? Kung lagi mo narinig sa kanya, negativity, ang hirap pagkatiwalaan, ang hirap samahan ng ganong tao. Then, people won't trust you, then people won't listen to you. Hindi ka napapahinga ng tao kung labeled ka na as negative. Kasi, hindi mo maitatago yan. Kalimitan ng modus ng mga negative na tao, gigain muna yung trust mo, kukuha ng information sa'yo, then gagamitin yon laban sa'yo. Hindi pwedeng hindi matago yun. Hindi pwedeng hindi matago. Lalabas at talabas yan. So, pag hindi na sila naikinig sa'yo, they won't take you seriously. Then people will abandon you. Hanggang mag-iisa ka na lang. Yung message na ito, pinag-pray ko talaga kasi may iba akong topic. Sabi ko, Panginoon, gusto kong i-share yung na-experience ko. Gusto kong ma-share. May topic na ako last nung Sunday, iniisip ko tapos na bago. So, eto na experience ko lahat to sa office. Dahil ayun, gusto ko i-share tas ayun, may mga negative na tao na sa una akala mo napaka okay nila pero ayun, dadami sila. Pero ngayon malalaman yung tunay nilang ugali. Pag nalaman niyo negative ka, wala. Wala talagang sasama sa'yo. Then, punta na tayo sa positive part. Pill of positivity or red pill. Buksan niyo po yung Bibles niyo sa Philippians 4:8. Philippians 4:8.
Philippians 4:8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. So, pill of positivity. So, kanina, yung sa pill of negativity, yung number one ay, it will consume you. Number one sa pill of positivity, it changes you. So, buksan nyo ulit yung Bible nyo sa Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing. Positivity, mahirap, sabi ko kanina, mahirap yan. Minsan 360 degrees change yan eh. So, mababago, it changes you by renewing. Sa atin magsisimula yan eh, sa pag-iisip din natin eh, sa thinking din natin eh. So, kanina nga, di ba? Sa number one sa pill of negative, sa it will consume you, babaliktarin lang natin yon yung mga, di ba, you think negative, you speak negative. Sa positive naman, you think positive. Ayun yung pisa ng change. Sa isip natin eh. Hindi ka naman pwedeng magbago ng ganun-ganun lang. Gusto kong magbago. O kinabukasan, uy, bago na ako. Siyempre, magsisimula yun sa motive natin, sa pag-iisip natin. Parang sa church, parang, uy, gusto ko na mag-involve, pero kinabukasan ba? Nandiyan ka na. Siyempre, process yan. Mag-uumpisa yan sa naisip natin, ay gusto. Sa pag-iisip natin, parang sa motive natin, doon magsisimula yun eh. Pangalawa, how we speak. You think positive, then you speak positive. So, buksan po natin yung Bible science sa Colossians 4:6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. So, how we speak. And bilang mga Kristiyano, kailangan natin yun. Marinig sa atin. Lalo-lalo na sa atin. Yung mga, pag nagsalita tayo, positive. Lalo na sa mga kanya-kanya nating buhay. Sa work, sa school. Parang pag ikaw yung ano, parang ikaw yung gustong kausap, yung napaka-positive nitong taon to, gustong kausap. Parang yung pag may pagpagsalitain sila, parang ikaw lagi yung unang option. Kasi nga, nakikita sa iyo eh. Maganda yun eh. Pag nakikita na sa iyo na positive ka, maganda yun. Magandang testimony yun. Lalong-lalo na sa mga coworkers mo, tsaka sa mga classmates mo, magandang testimony yun na parang ikaw lagi yung first option sa mga ganyang bagay dahil nakikita sa iyo na napaka-positive nitong tao. Bakit? Pag nakita nila yun sa iyo, syempre, mas madali na silang share ng gospel, di ba? Pag nakikita nila na positive kang tao. Then, you speak positive, then you act positive. So, ayun nga, mahirap, pero for example, sa araw-araw natin buhay, minsan may mga pangit na nangyayari sa atin, pero kung titigil lang tayo at huwag muna mag-react, iisipin natin, ba't ba nangyari yun? Isipin mo yung pwedeng positive na mangyari, na positive na maging result nun, mas magiging okay. Pero mahirap mangyari yun kung hindi tayo nagpe-pray. Naranasan nyo ba yung pagkagising nyo, nag-pray ka agad kayo, tapos sabi nyo, Lord, kahit anong mangyari ngayong araw, magiging positive lang ako. Tapos pagkalabas mo ng hayop, sasakay ka ng sasakyan traffic, Lord, sige. Siguro gusto mo lang akong patulugin ng mahaba sa biyahe. Tapos pagkarating mo sa office, maraming trabaho.
ah, siguro gusto mong ano, gusto mong mag-report ako para makita ng mga boss ko. Dahil parang, actually, tinry ko kasi siya. Gusto mong maging positive ngayong araw. So, tapos, narinig yata ng demonyo, kaya, kaya paglabas ko pa lang ng bahay, traffic na. Tapos pagdating sa office, sobrang daming trabaho. Pero masaya kasi siya. Pag pinag-pray mo na ganun gagawin ko. So, ayun, inisip ko, ang daming trabaho. Siguro, gusto kong mag-report para makita ng mga boss ko. Tapos, positive naman yung result niya. Parang ganun nga yung nangyari. Kumbaga, out of negative situations, may positive pa rin na result. And kung saset lang natin yung utak natin na maging positive, yun, bag-up na rin tayo ng positive. Kasi ang hirap na gusto mo maging positive, pero pag may nangyari lang na konti, wala na. Babay na. Then, pag nasimulan mo na mag-act positive, syempre, you will live positive. Then you become positive. Ang saya kaya nun, pag, ayun, sabi ko kanina, ang saya pag ikaw yung nilook up na, uy, positive ng taon to, laging, ang daming gustong may kasama sa'yo. Ang daming gustong samahan ka. Diba, masaya yung ganun, kasi positive kang tao. Tsaka, ayun nga, good testimony on as Christians. Then, number two, di ba nga yung una, ay yung pangalawa sa negative pill, it's cancerous. Number two sa pill of positivity, it is contagious. It is contagious. So, buksan niyo po yung Bibles niya sa Matthew 5:13 to 16. Matthew 5:13 to 16. And popular itong verse na to. So sabi ito, "You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under the foot of man. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So pag positive ka, makakahawa at makakahawa ka. Ito yung magandang influence sa mga kasama mo. Positivity. Kasi, maging sa church, pag naka-influence ka, yun nga, yung sa YP, di ba? Umpisa lang yung sa small meetings. Pero ngayon, di ba, kahit Wednesday, nag-meet na kayo. Kasi nagsimula lang yung sa simpleng meeting. Siyempre, yung iba dyan, patutuloy kaya to. Siyempre, una may doubts. Pero yun nga, kung patuloy na nakikita nyo, uy, marami na nag-involve. Siyempre, nag-involve ka na rin. Tapos ngayon, meron tayong session kanina sa YP, di ba? So yun, pagpatuloy nyo lang yun, encourage nyo lang din yung iba. Tapos yung mga wala dito, encourage nyo rin para mas lumami pa. So number one, it's contagious. Ayun, it influences other people. Yung kanina, di ba, sa cancerous, it infects. Ngayon, it influences. Ayun nga, kung positive kang tao, maka-influence at maka-influence ka. Mas maganda yun, simulan natin sa church. Kung nag-involve ka, mag-influence ka ng ibang tao para makapag-involve. Kung, ayun, sa mga musicians, yun, mag-influence tayo ng ibang pwede pang maging prospect natin na tumugtog para dumami, di ba? Para marami tayong options. Pangalawa, it grows. Ayun, syempre, pag na-influensya mo na sila, lalago yun sa kanila eh. Parang, kung patuloy natin nino-nurture yung kasama natin, lalago yun sa kanila. Hindi pwedeng hindi lumago kung laging, lalo na kung positive kang tao, hindi pwedeng hindi lumago yun kung patuloy mo siyang nino-nurture. Para lang excite kanina sa cancer, parang,
syempre, may cancer ka na, lalago yun. So, kung positive ka rin, ganun din. Pag na-implement siya masyadong, lalago yun. Tapos, it spreads, it multiplies, then it multiplies. So, mas maganda kung marami tayong positive. Maganda yun, marami tayong positive. Lalo na, ayun, hindi lang sa church, pati sa labas ng church. Maganda kung marami kayong positive sa school nyo. Sabay-sabay kayo magre-review para makapasa kayo lahat. Maganda kung marami kayong positive sa offices nyo. Siyempre, mas magaan yung trabaho pag positive. Kumbaga, kahit maraming trabaho, kahit mabigat yung trabaho, pero positive yung mga kasama mo, parang hindi mo ramdam yung pagod. Siyempre, yan, mas maganda kung sa atin magsisimula yon as Christians, yung positivity. Kumbaga, ikaw yung maka-impluensya na pag ikaw yung kasama sa shift, uy, kahit sobrang dami, pero nandyan siya, ang light. Parang ikaw yung hinahanap-hanap na kasama kasi kahit mabigat yung trabaho, positive ka, parang gumagaan. Totoo yun. Kung negative yung kasama mo, tas sobrang daming trabaho, parang triple yung pagod. Totoo yun. Kasi lagi ko nararanasan. Pero kung positive yung kasama mo, kahit sobrang dami pa yan, wala, masaya. Pagod ka, pero masaya. Mas less stress. Then, it multiplies. Then, it strengthens other people. So, pag marami na kayong positive, syempre, di ba, may kasabihin nga, strength in numbers. So, pag marami na, mas malakas. Para sa church, kung isa lang yung gumagawa, mahirap. Pero kung marami, mas magiging productive tayo, mas marami tayong magagawa. Kaya mas okay kung mag-impluensya tayo ng mga mag-impluensya tayo gamit yung positivity natin para gumaan yung trabaho natin. Then, third, so, sa pill of negativity, it crush you. Third, sa pill of positivity, it will construct your life. It will construct your life. So, buksan niyo po yung Bibles niyo sa 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. And so, sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, it will construct you. Una, it mends a broken relationship. So, pag positive kang tao, kahit ano pang dumaan dyan, kung magiging positive ka lang, mahahawa mo siya. Kung ano man yung pinagkagalitan nyo, kaibigan mo man, classmate mo man, maayos yun. Basta maging positive ka lang. Maayos at maayos yan. Pangalawa, you will gain trust. By being a positive person, you will gain trust. Siyempre, kita nila na positive ka, maganda yung, pag positive ka, hindi pwedeng pangit yung outcome ng mga ginagawa mo eh. So, makikita yun ng mga tao sa paligid mo na, uy, ba't tong taong to, parang sobrang blessed naman. Parang, siyempre, tatanungin ka nila, anong secret mo? Belo? Anong secret mo? Siyempre, positive lang. Hindi pwedeng hindi makita yun eh. Diba? Sabi nga sa Matthew 5:13-16, ye are the light of this world. Salt. Kumbaga, kahit itago mo man yan, makikita at makikita ka pa rin. Kasi yun nga, unang-una, Kristiyano tayo eh. Makikita at makikita tayo. So mas maganda kung sa atin unang nakikita to. Then once you gain trust, people will listen to you. Mas maganda mangyari to sa atin kung tayo na yung gustong pakinggan. Sabi ko kanina, mas madaling mag-share ng gospel kung mismong tao na yung gustong makapakinig sa'yo.
mismong tao na yung nagtatanong kung anong sekreto mo. Kumbaga, hindi ka na mag-effort kasi yun yung unang-unang nakakatakot pag mag-share ka ng gospel. Paano ko ba i-approach to? So, di ba, una, uy, gantong klase, parang ganito yung klase niyang tao. Siguro, ganito yung approach ko. Pero kung sila na yung gusto makinig sa'yo, effortless na. Share mo na lang yung gospel. Di ba? Then, once they listen to you, people will respect you. Kikita nila na maganda yung outcome ng buhay mo, maganda yung sinasabi mo. Hindi pwedeng hindi ka nila irespeto. Kahit sabihin natin na hindi ka top student, pero kung positive ka, irerespeto ka pa rin. Sabihin natin sa office, hindi nga ikaw yung best employee. Pero yung best employee naman, yung ugali, di ba, sablay. Siyempre, ikaw pa rin yung irerespeto. And mas maganda yun kung sa atin ang gagaling. Ayun nga, hindi sa nagbubuhat ako ng bangko, pero ang comment sa akin lagi nung manager ko, gawin mo na yung kaya mong gawin ngayon habang hawak mo pa yung tao, habang naikinig pa sila sa'yo. Although hindi ako yung top na employee, pero ayun nga, since na-train ako simula elementary pa sa Christian school, tsaka dito sa church, kumbaga ayun yung mapagmamalaki yung character eh. Kumbaga, kaya mong kunin yung tao sa ugali mo. Then, people will respect you, then people will seek you. So, yun sa pill of negativity, they will abandon you. Ngayon, people will seek you. So, sobrang contrary sila, di ba? People will seek you. Totoo yun. Kasi, ayun nga, kung tatanungin yung sarili natin, mas masarap sumama sa positive na tao. Mas masarap yung tumatawa ka lang kaysa tumatawa ka pero yung iniisip mo, plastic naman ito. Pero mas masaya pag kasama mo positive na tao. And kung ayun yung pinapamuhay natin, tayo na ilalapitan ng tao. Ngayon, napagalan natin yung epekto ng pagiging negative tsaka positive. Pero alam ba natin kung nasang side ba tayo? Kung positive person ba tayo or negative person? So, meron akong mga signs na hindi naman siguro lahat na kuha, pero may mga signs na pwede nating evaluate yung sarili natin. Minsan kasi iniisip mo positive person ka pero negative ka pala. Ayun yung nakakatakot eh, sa totoo lang. Kasi, kumbaga, iniisip mo, tama yung ginagawa mo, pero, no, negative ka pala. Kung makikita ka ng ibang tao, negative ka pala, pero sa isip mo, positive. Ayun yung nakakatakot na part sa mga negative person. Kasi kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi nila maintindihan yon unless ma-realize nila yun sa sarili nila. So, check muna natin yung signs of a negative person. Una, they always worry. So, buksan natin yung Bibles natin sa Philippians 4:6. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgivings, let your request be made known unto God. So, kung mga negative person, lagi silang nagwo-worry. Kumbaga, napakaliit lang na bagay, nagwo-worry ka agad sila. Hindi mo na sila nag-pray. Minsan may mga dumadating sa atin na akala natin pagpapalo. Pero, minsan testing yan eh. Diba? Nagwo-worry ka agad tayo pero hindi muna tayo nag-pray. Baka
Baka may nangyari lang sa atin kasi may gustong mangyari yung Panginoon. Yung nga, sabi nga ni pa kayo, di ba, yung paborito niya ang quote. Ano yun? Nawala ako din eh. don't tell me that you have a big problem. I have a bigger God. Parang ganun. so totoo yun. Kumbaga, yung iba pinagtatawa na lang si Pacquiao, pero coming from him, napaka totoo nung quote na yun. Minsan kasi nakikita agad natin yung problema, pero hindi natin nakikita yung pwedeng gawin ng Panginoon. Yun nga, yung kaninang example natin, di ba? May mga negative na nangyayari sa atin, pero pag pinagpatuloy lang natin, tiwala lang tayo, may positive na outcome yan eh. Basta lagi lang tayo magpe-pray tsaka sumunod sa Panginoon. Tapos pangalawang sign, they are pessimistic. Baga lagi nakikita nila na okay naman yung bagay, pero talagang nasa negative side lang sila. Tapos pangatlo, they have very thin skin. Baga, parang ironic, no? Baga, kalimitan ng negative na tao, sila yung matatapang eh. Pero sila yung malimit mapikon. Ayokong ko, parang ang ironic lang. Baga, tapang-tapang nitong negative na tao to. Tapos pag siya na yung bilis mapikon, kumuhugot. Pero totoo yun, mga negative na tao, they have very thin skin. And kasi iniisip nila lahat against sa kanila. Tapos pang-apat, they complain a lot. Negative na tao, they complain a lot. So sana dito walang ano. Sana hindi nangyayari yun dito, lalo na pag may gustong i-achieve yung church. Sana hindi tayo nagko-complain. Sana pinagpe-pray muna natin. Kasi ayun nga, parang feeling ko rin kasi malapit na dumating yung Panginoon. So, kumbaga, feeling ko naka-green light, parang naka-green light on na si ano eh. Si Pastor, parang go na tayo eh. So, ayun, suporta na lang para makamit natin yung goal natin. So, panglimang sign, they never move out of their comfort zone. So, yun yung mga taong negative sila kasi yung mga taong ilang taon na ganyan pa rin, parang walang progress. Kasi takot silang mag-risk. Negative na tao ngayon, parang imposible yung mag-risk kasi baga, kung negative ka na tao, syempre, iniisip mo yung risk. Risk siya. Pero kung positive ka na tao, iniisip mong risk, may malaking kapalit. Ayun yung difference ng negative tsaka ng positive na tao. Yung mga positive na tao, ayun yung mga risk takers. Yun mo yung mga billionaires ngayon, di ba? Baga, hindi naman sila naging ganun yung status nila kung hindi sila nag-take ng risk. At ayun yung, ayun, connected din dun sa number 5 sign, number 6 sign ay they are underachievers. So assess natin kung nasa atin ba itong mga to, yung mga signs na to. So kung nasa atin man, ano gagawin natin? So mag-save ba tayo doon? Siyempre hindi, di ba? And last sign, they dwell in the past. Mga negative person, they always dwell in the past. Baga, ayoko nang gawin ulit to kasi last time na ginawa ko yan, ganito yung nangyari. Parang napako na sila dun sa ano, sa past. Baga, ayaw na nilang gawin uli kasi nga, nag-fail sila nung una. Pero, kaya yun, hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Tapos punta naman tayo sa signs ng positive person. Una, they look forward the future. So yung mga positive person, yung mga risk takers, they look forward the future. Maga, as a,
kung ilalagay natin siya sa buhay natin as Christians, kung maglulook forward tayo sa future, ayun nga, paano kaya kung practicing ko, mag-pray ako araw-araw, magbasa ko ng Bible araw-araw. Ano kaya yung magiging result nun? Tapos ayun nga, sa offerings natin, paano kaya kung taasan ko yung giving ko? Ano kaya magiging result nun? Masaya kaya? Kasi ayun nga, yung testimony ko last time, parang may challenge ako sa Panginoon na sabi ko, Panginoon, sobrang saktong-sakto lang talaga yung sweldo ko. Parang pag nag-tights ako, wala na akong mabibigay na offering. Minsan, nagkukulang, hindi ka talaga kaya mag-tights minsan. Sabi ko, bahala na kayo anong gusto niyang gawin. Tapos yun, nandun yung willingness ko at naglo-look forward ako kung ano yung sagot ng Panginoon. So, ang sagot ng Panginoon doon, ayun, promotion. Hindi lang isang beses, dalawang beses sa 6 na buwan, promotion. So, I mean, ayun, kung magiging positive ka lang, kahit, ayun nga, diba, parang ang negative ng situation ko eh, nilapit ako pa si Pastor, sabi ko, Pastor, pasensya po, doon mo pagbigay ng tithes. Tapos sabi niya, dodoble mo naman yun, di ba? Sabi ko, wag niyo lang po akong promote. De, joke lang po, Pastor. Pero ayun nga, kung nasa negative kang situation ngayon, sabi natin nasa rock bottom ka na situation ngayon, ano ba yung sunod na, ano ba yung only way kung nasa bottom ka na? Di ba pa pataas? Hindi naman nasa rock bottom ka na, bababa ka pa rin. Rock bottom na nga yun eh. Diba naman? Dahil pag nasa rock bottom ka na, only way lang yan sa taas. Pero nasa sa'yo na yun kung gusto mo magstay dun sa rock bottom. Then pangalawa, they are optimistic. Yung mga popular na verse nga, di ba? Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Parang, ayun yung ano eh. Parang, pag sinabihan ka na, uy, gawin mo to. Oo, sige. Parang, lahat ng gustong pagawa sa'yo, gagawin mo kasi alam mong kakayanin mo. Usually, ayun yung mga taong nagsasucceed. Yung mga, kahit unsure ka na gawin yung isang bagay, pero, sige ka lang ng sige. Eh yung mga masarap kasamang tao eh. Tsaka yun yung kalimitan na nagsasucceed. Tapos pangatlong sign ng positive person, they don't blame others. Ito yung isa sa magandang trait, isang sign sa positive person, they don't blame others. Surely, lalo na as a leader, diba? Sabi nga ni Pastor, pag Christian ka, leader ka. So, for example, sa mga school project nyo, sa team project nyo, paano kung hindi naging successful? Sisisihin mo ba yung iba? Siyempre, team effort yan. Hindi dapat tayo nangunguna sa pagsisi ng ibang tao. Kumbaga, pag nag-fail ba tayo, ano ba yung pinamaganda natin gawin? Kunwari, nag-fail tayo as a group. Na mas maganda kung i-encourage mo na lang, sige, next time, ayusin natin to, dito tayo nagkamali. Next time, makukuha na natin yan. Pero kung negative kang tao, maninisi ka talaga. Parang, mas okay kung mag-encourage na lang tayo. Kaya yung mga positive person, they don't blame others. Pang-apat, they are thankful. Kahit anong mangyari, thankful pa rin sila sa Panginoon. So, buksan po natin yung Bible sa Proverbs 17, verse 22a. Proverbs 17, verse 22a. A merry heart doeth good like a medicine. So, pag thankful kang tao, ang sarap eh. May ka-office mate ako na gustong-gusto ko talaga tong batang to. Kasi alam mong maliit lang yung na-receive niyang bonus, pero may message ka na, Sir, sobrang thankful ako. Tapos magpo-post pa yun. Thank you,
yung office namin. Pabuswa siya. Thank you. Nakakatawa sa iba pero nakakatawa yung mga ganun tao na appreciative, na thankful sa, alam mong hindi maganda eh, parang alam mong kulang, pero thankful pa rin siya. Mahawa ka. Natutuwa talaga ako sa kanya kasi, ayun nga, minsan sasabihin siya, uuwi naman ito. Pero parang ang plastic, parang sasabihin pa minsan siyang plastic, pero nakakatawa yung ganong attitude kasi consistent siya na ganun eh. Lahat, mapagpasalamat siya. Ayun, as a Christian, dapat mapagpasalamat din tayo. Ayun nga, di ba, parang pag may nangyari lang sa atin na hindi maganda, nakakalimutan na natin yung mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kumbaga, wala ka lang ganito, malulungkot ka na. Pero kung i-compare mo yung buhay mo sa ibang tao, sobrang blessed mo. Pero ayun nga, mahirap maging magpaka-positive, lalo na kung may mga nangyayari sa'yo. Kaya ayun, kailangan lang natin talagang, kailangan natin lagi mag-pray. Kasi kung mas close tayo sa Panginoon, para imposible yung maging negative ka. Kung close tayo sa Panginoon, imposible yung maging negative ka. Kasi parang epitome of positivity yung Panginoon eh. Kumbaga, imposible na kung hindi ka close sa Panginoon, hindi ka magiging positive. Kumbaga, kahit ano pa yung challenges na dumating sa'yo, parang nakikita mo pa rin yung positive side, yung end result, magiging positive pa rin. Kaya yun, ayun lang yung parang ayun yung isang way para maging positive tayo eh. Kung mag-stick lang tayo sa Panginoon, lagi ka lang mag-pray, lagi ka lang magsimba. Kasi pag may problema ka, totoo yun, pag may problema ka, nasasagot sa preachings eh. Kahit hindi naman about dun yung topic, totoo. Ilang beses ko na na-experience na may problema ako, tapos iba yung topic, pero napapahapyawin eh. Lalo na kung nagpe-pray ka bago ka pumunta sa church na, Lord, may problema ako. Kausapin mo ako. Kahit iba yung topic, sobrang layo ng problema mo. Mahahapyawan. Basta, yan nga, magtiwala ka lang sa Panginoon. Maging thankful ka lang kahit ano nangyayari sa'yo. Then, number 5 sign, they don't quit. Ayun nga, kung dami nating nararanasan ngayon, patuloy lang kasi wala namang problema na walang solusyon. Oh, it will came to pass. Totoo yun. It will came to pass. Wala namang permanenting problema eh. Baga, may solusyon at may solusyon yan. Oh, kaya nga siya problema, di ba? Tapos, yun, last sign, they are good communicators. Positive, diba? Mga ang tawag dito, yung mga nagsasalita sa ang tawag doon? Facilitator? Motivational speakers. Yes. Mga positive person sila. Yun. As Christians, dapat good communicators din tayo. Kasi nga, ayun yung siyempre ang lumalabas sa bibig natin, yun, good news, di ba? Patungkol kay Jesus. Di pwedeng hindi tayo good communicators. Siguro sa ngayon, mga bagong Kristiyano, parang nahihiya, inisip natin, parang nakahiyang mag-share. Parang hindi naman siguro, introvert ako. Hindi naman magaling makipag-usap. Pero, dadating yan. Kaya nga, kung basta aralin lang natin kung paano mag-share. Dadating yun eh. Mapansin mo, pag lagi mo nang ginagawa, uy, kaya ko pala. Ako nga nung unang yung practice preaching ko dito, parang kung ano na pang sinasabi ko. Pero, feeling ko naman nag-improve na ako. Tapos yun, assess natin sarili natin kung nasang side ba tayo. Yung ulitin ko yung signs of negative person, they always worry, they're pessimistic, they have very thin skin, they complain a lot,
never move out of their comfort zone. They are underachievers. They dwell in the past. Marami pa yan. Marami pa. So ito lang yung ginawa kong example. Tapos yung signs of a passive person, they look forward to the future. They are optimistic. They don't blame others. They are thankful. They don't quit. They are good communicators. So, parang no-brainer na naman kung ano yung pipiliin nating pill dito eh. Diba? Siyempre, pipiliin nating pill yung pill of positivity. Pero, ang kailangan natin dito ay yung consistency. Practice ng positive thinking lang. Practice natin araw-araw. Simulan natin pagkagising natin. Pray tayo na, Lord, kahit anong mangyari ngayon, tulungan mo maging positive. Tapos pag may nangyari, huwag ka muna mag-react. Pause ka lang, tapos isipin muna, sige, pray ka uli. Lord, ikaw na bahala. Kung ba't ba nangyari to? Ikaw na bahala. So, ayun lang yung technique eh. Maging close ka sa Panginoon, pray ka lagi. Tapos huwag ka muna mag-react. Hayaan mong gumawa yung Panginoon. Yan, thank you po. Amen, Brother Eccles. Ang dami naming natutunan. Simple lang, ano? What I call, ang tawag ko dyan, hindi preaching, tawag ko lang dyan, real talk. Eh. Diba? It's just a conversation relaying truths from the Word of God and from experience. And very wise words, mga kapatid. So what do we choose? The red pill or the blue pill? Diba? Pag pinili mo yung blue pill, okay, continue ka sa buhay mo, hanggang dyan ka na lang. But if you take the red pill, it will cause a change in your life. So what is the blue pill? The blue pill of negativity. In the Bible, we call that bitterness. I made a posting sa Facebook. Teka, saan yung phone ko? Paabot nga. I made a posting sa Facebook last December 23 regarding bitterness. Gayang-gaya na sinabi ni Brother Eccles, kasi sabi niya, ano bang ano natin dito sa negativity? It will consume you. It is cancerous. It will crush you. Diba? So, sa posting ko, be careful of bitterness. It starts small as it sits in some dark corner of your heart. Then it grows like a cancer, slowly eating away at your soul, biding its time until one day you don't realize it has already taken over your system. Diba? That's negativity for you, mga kapatid. If we stay negative for too long, it sits just right there. And sometimes, andun lang siya, magtatago siya sa kalalim-laliman, kadilim-diliman bahagi ng buhay mo. And it will start consuming you, eating at you, slowly, slowly. So napag-aralan natin dun sa Messiah method of counseling, bitterness is the greatest destroyer of relationships. Why? It eats happiness. It eats love. It eats contentment. It eats all the positivity that you have in your life. Now, the only way to get rid of bitterness or negativity in your life, sa film, anong ginagawa sa negative? Para maging positive, dinidevelop. Ano po? Yun lang, napakasimple naman. Dinidevelop. Didevelop din natin, mga kapatid, yung negativity natin into sa positivity. At naituro ko na po in the past how we do that. The only cure for bitterness is to have a conscience. Understanding the principle of a clear conscience. What is the principle of the clear conscience? It is the act of forgiving and the experience of being forgiven and maintaining that state in your life. So, hindi lang ikaw yung magpapatawad, kasi when you forgive, you set a prisoner free. Ikaw yun. Ba? You let go of that bitterness. But hindi lang yun. Kasi cycle yung bitterness eh. Bakit tayo may gera? Bakit tayo may violence? It's because may nakagawa ng mali sa iba, gaganti siya, nasaktan ka ulit, gaganti ka na naman, tapos gaganti na naman.
That's the fruit of bitterness eh. Ano siya? It's a never-ending cycle. But when you let go, sinaktan ka and you don't respond accordingly, then that's the end of it. You learn to forgive, but hindi lang natatapos doon. You also put yourself in a state where you will be forgiven. So, marunong kang magpatawad, pero marunong ka ring tumanggap ng pagpapatawad ng ibang tao. Bakit naman kailangan yun? It will allow you also to heal. Because healing doesn't start from the outside, healing starts from within. It is a personal decision to start the healing process. Hindi ka magiging positive hanggat hindi mo muna kine-get rid yung negativity sa ilalim ng puso natin. And the Bible says in Proverbs, yung binasa natin kanina, a merry heart doeth good like a medicine. Yung B, but a broken spirit, that's bitterness, that's negativity, dryeth up the bones. It dries up the bones. It eats you from the inside out. Parang cancer talaga siya. And that's why we have to get rid of it. Bakit? If it eats all the love inside of you, ano ka na? Then you will feel empty. Ang problema po mga kapatid ito, with regards to negativity, with regards to bitterness, many people don't want to let go. Bakit? Kasi pag may nakagawa ng mali sa'yo, kinimkim mo yung galit doon, kinimkim mo yung sama ng loob doon. Sometimes it becomes your strength. Na doon ka na humuhugot ng lakas para makapagpatuloy ka sa buhay mo. Now, pag i-release mo yung bitterness, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kaya ang pinakatanong ng Panginoon, whenever magpapagaling siya, wilt thou be made whole? So before we move from negativity to positivity, let us ask ourselves, wilt thou be made whole? Just like the question, what will you take, the blue pill or the red pill? Will you take negativity over positivity? We have to make a decision. Bakit? Alam natin yung resulta. Now, balik tayo dun sa lesson kanina umaga regarding being, having an intimate communion or intimacy with the Lord. If we are negative, we can never be intimate with the Lord. Whether it be negativity towards other people, sasabihin natin, mahal ko ang Diyos, pero galit ako sa kapwa ko. Negative ako kay ganito. You cannot say that. Sabi sa 1 John, di ba? If you say you love God and hate your brother, you're a liar. Because how can you love a person whom you can see and how can you hate a person whom you can see and love the God whom you cannot see? That's very illogical. Galit na galit ka, nasusuklam ka sa taong nakikita mo, pero sa Diyos na hindi mo nakikita, masasabi mo, mahal mo siya. It's very illogical. So, to let go of that bitterness is to come and draw nearer to the Lord. Mahirap po ang prosesong yan. Imagine, kasi ang principle of a clear conscience, you put yourself in a position where you forgive any or all sins. Bigat yun, mga kapatid. Any or all sins. Madaling magpatawad ng maliit na offense. Pero mahirap pag medyo mabigat-bigat na ang ginawa sa'yo. But if you want a clear conscience from the Lord, you have to put yourself in a position where you can forgive any and all sins. Mahirap pero posible. Kaya nga inutos ng Panginoon eh. Diba? Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, patawarin mo 70 times 7. It was not a suggestion, it was a command. Forgiveness is a command sa atin. Bakit? By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one for another. Madaling mag-umibig sa kapwa,
Pero anong tinuro ng Panginoon? Miski kaaway, ibigin mo. Yun ang trademark ng isang Kristiyano. The ability to love the unlovable. And that's ultimate positivity, mga kapatid. No? That's ultimate positivity. Kung kaya mong mahalin ang lahat, miski kaaway mo, paano ka magiging neganyan? Hindi natin magagawa yan kung wala ang gabay ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kung malayo tayo sa Panginoon, hindi natin magagawa yan. Kaya ang challenge, draw nigh to God, and He will draw nigh unto you. Because sino ba ang ultimate positive? Nabanggit ni Brother Eccles, Panginoon ang ultimate positive. Siya ang source ng ating positivity. Siya ang source ng blessings, hindi ng cursings. So this afternoon, let's all rise up and make a decision. Where do we dwell? Do we dwell in the negative side of the camp? Or would we dwell in the positive side of the camp? As we do the Lord's work, as we live with our fellow brethren, as we live our lives in our families, would it be in a positive sense or in a negative attitude? If the Lord spoke to us this afternoon, this morning, in our gospel hour and in our worship kanina, as our pastor reminded us how we should treat each other as a church, because we are a family here in the church. The advantages of being a small church, well, we have many advantages. We can be close one to another. We can monitor one another in the love and in the fear of God. Now, we can choose how to do that, positively or negatively. So, let this afternoon be a memorial for us. Ano mga kapatid? It's the second week of our new year. Let's start right. Are we dwelling in the negative side of the camp or in the positive side of the camp? As I pray, lapit na lang po tayo dito. If the Lord has spoken to you, Lord Heavenly Father, here we are and we present ourselves to you, Panginoon. We have learned so much today. And we have seen how very important it is na lumapit sa inyo. We have seen that you have blessed us in every situation that we have. Sa sitwasyon po ng church namin, it in itself is a blessing because we can enjoy many benefits kahit ganito po kami. You have called us into this special situation. And every day, Lord, may pinaparanas kayo sa amin na hindi namin maintindihan. May mga pinaparanas din kayong masasaya na ito'y aming kinagagalak. Pero turuan niyo po kami, Panginoon, na pasalamatan ito, mabuti man or masama. Dahil dito po mahahasa whether we dwell on the positive side of the camp or in the negative side. Whether we take the red pill or the blue pill, we ask, Lord, that you would give us wisdom. Lord, here are our brethren. And we are deciding whether to follow you in negativity or in positivity. Whether to choose light or whether to choose darkness to consume us. Because negativity spreads, it consumes, it influences. But positivity, blessings from you, also spreads and also influences others. Help us, Lord, to make that transition from bitterness to blessing. Instead of being bitter one with another, let us be blessing one another. Instead of cursing others, let us be curing others, Lord. Only by the aid of the Holy Spirit. So help us, Lord, to recognize our state today and repent. And the times of the ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Because he hath appointed the day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he has ordained. Whereof he has given assurance unto all men that he is raising from the dead. There will be a coming
judgment and a reckoning time, Lord. You have spoken about it. By this time, you are giving us the chance to choose and to repent. You have winked at our ignorance. Thank you, Lord, for that grace. But now you are commanding us to repent. Help us, Lord, by your grace, by your mercy. Let us not forget your loving kindness. And take that loving kindness into ourselves so that we can forbear with one another and forgive one another. And if any man have a quarrel against any, even as Christ has forgiven us, so also we can forgive each other and get rid of that negativity and live in blessing from you. Lord, have mercy on us. Bless our church. Revive our church once again. Grow your church once again in the love and nurture of the Lord, of the Holy Spirit. Be thou our guide. Be thou our leader, the center of our church, the center of our families, the center of our lives. Change us, Lord, according to how you want us to be, so that we can follow the Great Commission while we fulfill your great commandment to love you with all our hearts, with all our soul, and with all our strengths, and to love our neighbor as ourselves. We bless your name, Lord. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. Grabe. Kakatuwa, Kuya Ekles, no? Umabot ka rin ng isang oras. Yes! Okay, umabot ka rin ng isang oras. And still, we still have time, ano po. So, let us not forget yung atin pong announcements, ano po. Tomorrow, kailangan po ng representatives who will attend the pastor's school with Pastor Medel Barrera. Ano po, it's all about the music. Now, para lang po mabalanse, ano po, hindi naman sa lagay na incorporate natin yung standard nila because we have our own standard. Pero ang gustong kunin dito ni Pastor is the heart behind, ano po, the heart behind it. So para mabalanse siya. And for sa December, as December, sa January 16 po ang atin pong National Baptist Day, paki-finalize po yung ating commitment list because Pastor will be requiring it from us sa kanyang pagbalik. Ano po, he's on his way back. Kuya Edgar, ikaw daw ang in charge. Commitment lists. Okay? Sa'yo hahanapin yun ni Pastor. Yun yung message niya sa akin. Okay? And also, ano pa ba? Kanina po, ang mga adults ay naglibot dun sa mga lugar kung saan tayo may mga bagong converts. Ano po? Panalangin po natin yung mga area na yon. We need more volunteers. Dito po sa Bukal, bypass. Meron po tayong area dyan. At dun po sa may St. John the Baptist Hospital sa May Parian. We also need volunteers there to conduct Bible studies and have fellowships with the new converts. Ano po? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So, ang kailangan po natin is laborers, and we should pray for laborers, mga kapatid. And that's why I encourage every man, to undergo the training, special training that we will be having for the men this year, starting this year, ang atin pong preacher's class, wherein you will be trained in hermeneutics and homiletics. Homiletics po is how to prepare and deliver an outline. Kaya homiletics, from the word homily. Homily, di ba yun yung preaching ng pare? Homiletics, there is an art to it. Ano po? But most importantly, hermeneutics. What is hermeneutics? Rightly dividing the word of truth. So nandyan po ang application at ang interpretation ng word of God. Pag-aaralin po natin yan. Because there is only one intended meaning ng salita ng Diyos. The author's intended meaning. But there are many applications. Paano natin babalansehin yon? Pag-aaralin natin yan. There are rules of hermeneutics, mga kapatid. And in doing so, if
susuportahan natin to, in no time we will have preachers. Ano po? Ako po ay nag-undergo din lang yan. Na hindi ko namalayan. Hindi ko namalayan. It is the Holy Spirit that has been my teacher. Hindi ko namalayan. Ganto na ako. Ano po? I wasn't like this 10 years ago. Ilan taon na po ang church natin? 12, ano po? But considering the mission years, ilan taon na tayo? Diba? From 2005. Starting 2005. So, 15 na tayo. Mag-15 na tayo. So, October. Diba? I wasn't like this before. I wasn't like this before. Kailan lang naman ako nag-boost? I don't know. 4 years, 5 years ago, na nagulat nga rin ako. Ganto na ako. Diba? And it's all by God's grace. Bakit? Sumusunod lang po sa mga training ni pastor, sa mga kung saan ako pinapadala, o mag-aral ka dito, ganyan. Ganun lang. So, ganun din po sa men natin. Ano po? Kasi, practice makes perfect. But if you don't start, wala din mangyayari. Sabi nga, di ba? Ano yung sabi ni Brother Eccles? Negative people are underachievers. Hanggang doon na lang. They don't seek to improve. Hanggang doon lang. So, let's get out of our comfort zones. Let's push. Ano po? Step up. In a few months, maybe I would be stepping back. I will work on the sidelines. I'll still be working with you, but on the sidelines. Hindi na ako yung nasa spotlight. Kayo na. Para matrain. To give way for you to bloom. Ano po? So let's do that. Support our preacher's class, mga kapatid. Ano pa? What else do we have? Ayan, I will need to meet with the men kasi we will need, kasama si Pastor, we will need volunteers sa 2 linggo na wala si Pastor. Ano po? So, yung scheduling natin ng mga preachers natin for these times. And be very excited, mga kapatid, because kung nagpagamit kayo sa Panginoon, you'll never know how the Lord will use you. You'll never know. Okay po, so dun muna, let's proceed with our offerings. Don't forget, if we can double it, let's try to do our best, no? To double it, nasaan na yung envelope ko? Yun na ba yun? Ayan, thank you. Kasi marami po tayong haharapin ngayon 2020. Na-explain naman na ni Pastor kanina. So let us proceed with our offering. So awitin natin nga ang dakilang katapatan. Kuya Egi, ikaw na lang magpiano nun. Let's just sing one offertory song for this afternoon. Let's thank the Lord for His goodness, His greatness, and His faithfulness about isa sa atin. And as we give tribute to that, let's give our best ating offering. Let's sing it now. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Sa kabila ng ating pagkukulang, yaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
ay aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo sa aming walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Heavenly Father, we bless your name, we thank you and we praise you for this whole day. Once again, tinawid niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga blessings, sa inyong mga paalala, sa inyong pong rebukes, sa inyong charge sa amin at mga hamon. We're asking, Lord, that for this coming new week na amin pong haharapin, kayo po ang maging kalakasan namin, kayo po ang magbigay sa amin ng direksyon kung ano ang nais mong gawin sa aming buhay. Sa mga projects po namin, kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng sigasig at ng passion to do it. Subalit, higit sa lahat, Panginoon, ilapit niyo po kami sa inyo. Teach us, Lord, to draw near unto you. Kayo po ang magbigay sa amin ng desire to know you more and to be close to you. Kasi yun po yung matagal niyo ng gusto. You created man for fellowship. You want to be intimate with us since day one. Nasira lang po yun, gawa ng kasalanan. But still, you reached out to us because you want to fellowship with us. You want to commune with us. You gave your only begotten Son on the cross to die on the cross for us so that the relationship would be restored. So Lord, teach us to draw nigh unto you as you draw nigh unto us. And in doing so, we could feel, we could hear, we could know the leading of the Holy Spirit and discover His power in our lives. And as we live in the power of the Holy Spirit, we live by faith and not by sight. We live in the strength of the Holy Spirit. We don't do things in the power of the flesh. Sa amin pong mga proyekto na inyong hinain sa aming harapan, kayo po ang maluluwalhati. Kayo po ang magtatawid sa amin dito. Kayo po ang magpo-provide dito. Kayo po ang magsasakatuparan ng mga bagay na ito, Panginoon. Sa iyong kaluluwalhati, sa ikalalago ng Metro Laguna Baptist Church, yun po ang nais namin, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming pag-iwahiwalay. Ang mga groupings po, Panginoon, pagpalain niyo ang mga superintendents as we work out our groups, as we build up our groups, as we disciple our groups, Lord, strengthen one another. Pag-ingatan niyo po ang aming pastor at ang kanyang pamilya. Pastor, on his way here, kayo po mag-ingat sa kanyang pagmamaneho. Dalhin niyo po siya dito at ganun din po pagsundo niya sa kanyang pamilya. Bring them home safe and sound, O Lord. Give him comfort sa kanya pong mga hinaharap. Give him strength sa kanya pong mga responsibilities na ginagampanan. Be thou
His strength, Lord. Be Thou His comforter, His consolation. It's very stressful, Panginoon. But Lord, with You as our sustenance, it's not by might nor by power, but by Your Spirit. Kayo po ang mag-guide sa aming pasto sa lagay na yun. But not also only him, but also with the leaders here in Metro Laguna Baptist Church. Ang inyo pong lingkod, si Brother Jojo, ang mga superintendents, Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Balutin niyo po kami, Panginoon. Bakuran niyo po kami laban sa atake ng kaaway, Panginoon. We are all under attack. We all have our own problems. We all have our own struggles. But how can we give encouragements to our brethren if we ourselves are down? Kayo po ang kumilos sa buhay namin. Lord, I post this challenge unto You ever since last week. If I'm Your servant, if I'm Your child, if we are Your servants, if we are Your children, intervene in our lives. Kumilos ka sa buhay namin sa paraan na kapansin-pansin. A miraculous and powerful way na hindi namin may pagkakaila na Ikaw yung kumilos. And be Thou glorified in our weakness, in our vulnerabilities. Lord, we bless Your name. We give You back all the glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. Commitments.